Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-in love. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sa buhay, may makikilala tayong tao o mga tao na nagdudulot ng malaking pagbabago sa atin. Minsan, ang mga pagbabagong yon ay masama. Minsan naman, ay maganda. Pero anuman ang pagbabagong dala nun, isa lang ang sigurado. Hinding-hindi maaalis sa isip at sa puso natin ang alaala ng taong iyon. Popoy, ako si Joseph. 22 years old. Produkto ako ng isang broken family. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng mga pag-aaway nila mama at ni papa noong bata pa lamang ako. Marami silang bagay na hindi na pagkakasunduan, gaya ng pagkahilig ni mama sa alak at ng pambababae ni papa. At dahil sa kanya-kanyang issue nila sa buhay, ay hindi ko naranasan ang mabigyan ng tamang pag-aaruga. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng mga magulang ko, kaya lumaki akong may galit sa mundo. Madali akong mainis sa maliliit na bagay, at hindi ko napapansin ang halaga ng mga bagay na meron ako bagamat lumaki akong nabibili ang lahat ng gusto ko. Mayaman kasi ang pamilya ni Papa at kahit na anong hilingin ko ay naibibigay niya. Pero hindi ko pa rin nagawang maging masaya. Buong buhay ko ay naghahanap ako ng dahilan para ngumiti, para tumawa, na sa isang tao ko lang natagpuan. Yes! At bakit kailangan ko pang lumipat sa public school na yun eh? Wala nang aircon, panghipangipa ng CR. Tapos kailangan ko pang mag-jeep papunta at pa-uwi. Nandito na ako. Umiinom ka na naman, ma? Konti lang to. Busin ko na lang tong uling bote, ha? Kaya kayo iniiwan ni Papa eh. Hoy, correction ha. Tayo ang nang iwan sa Papa mo. Oo nga, tayo nga nang iwan. Pero nasan tayo ngayon? Nagtsaga-tsaga sa bungalow na to, samantalang ang sarap-sarap dati ng buhay natin doon sa mansyon nila Papa. Mansyon nga, para ka naman nakatira sa impyerno. Nakita mo naman kung paano ako sakta na tabusuhin ng Papa mo, hindi ba? Bilang asawa, oo. Siguro may mga pagkukulang siya. Pero bilang ama, nagawa niya lahat ng responsibilidad niya. Kayo rin naman ang may kasalanan kung bakit siya ganun sa inyo eh. Dahil sa pag-inom-inom nyo. Ma, ano lang ba naman yung tiisin nyo lang kahit papano yung ugali ni Papa? Para naman kahit papano eh, maayos pa rin yung pamumuhay natin ngayon. Ano ibig mo sabihin? Hahayaan ko sinasaktan ako ng Papa mo? Hahayaan kong hindi siya umuuwi na ilang gabi dahil diyan sa pambababae niya? Para mabigyan ka lang ng magandang buhay? Ganun ba yung gusto mo? O eh bakit? Mahirap bang hingin yun? Maliit na sakripisyo lang yun, ma. Hindi mo lang alam yung sinasabi mo. Palibhasa, hindi mo naiintindihan na sitwasyon ko. Kayo ang hindi nakakaintindi sa sitwasyon ko, ma. Kasi kayo yung masapektado eh. Hindi kayo yung kailangan mag-adjust sa bagong buhay. Kung nag-isip sana kayo bago tayo lumayas, edi sana hindi ko kailangan lumipat sa public school. Sana hindi ko kailangan sumakay sa mausok na jeep. At sana hindi tayo nagtitiis sa maliit na bungalow na to. Ah, ganun. O edi sige. Bumalik ka doon sa papa mong babaero. Hindi naman kita pinilit na sumama sa akin ah. Ewan ko sa inyo. Bakit ba kasi kailangan mangyari pa to eh? Kung nalang kumalasan. Malasan! Uy, cute naman ito. Kirara? Kirara? Uy, Kirara, nandyan ka lang pala. Ikaw talaga, nangangapit bahay ka na naman. Hi, bagong lipat kayo dito. Ako nga pala si Princess. Welcome sa compound namin. Papansin. Oh, eh, maayos naman ba dyan sa tinitirahan nyo? Walang maayos dito pa. Lahat magulo. Napakausok, ang daming sasakyan na dumadaan. Tapos minsan, gabi-gabi na, may mga kapitbahay pang sigawan ng sigawan sa labas. Uy, ganun talaga anak. Eh, ginusto mo sumama sa mama mo eh. Hindi naman kasi siya kagaya niyo na may magandang buhay. Alangan naman pabayaan ko lang si mama mag-isa. Palibasa kasi kayo, kayang-kaya niyo talikuran yung pamilya niyo eh. Baka nakakalimutan mo, Joseph. Ang mama mo ang umalis at nang iwan. Lakas-lakas ng loob niyang maglayas. Eh hindi naman pala niya kayang bigyan ka ng magandang buhay. Pa, bakit kasi hindi niyo na lang suyuin si mama na bumalik diyan? Pa, bakit ako ang susuyo? Eh siya nga tong nang iwan eh. Dapat siya yung bumalik dito. Hanggang ngayon talaga pride pa rin yung pinapairal niyo, no? Ano mo, maintindihan mo rin kapag tumanda ka na. Eh kung tatanda akong kagaya niyo, di bali na lang. Sige na, basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Di na, kaya na namin 'to. Wala ka. Oh.
Kumain ka na doon sa kusina at na makapasok ka na sa school. Yung baon mo, iniwan ko sa ibabaw ng ref, ha? O saan kayo pupunta? Saan pa? Eh, di papasok. Papasok? Saan? Ay, nakaharap na kasi ako ng trabaho. Coffee stop dyan sa Makati. O sige na, mauna na ako, ha? Bahala ka na dyan. Popoy, sobrang sama ng loob ko dahil sa pag-a-adjust na kailangan kong gawin sa bago naming buhay ni Mama. Kung dati isang exclusive school ang pinag-aaralan ko, may aircon, may school service, may malaking allowance. Ngayon ay wala akong choice kundi ang makiangkop sa bago kong kapaligiran. Magulo, maingay at malayong malayo sa maginhawang buhay na nakasanayan ko noon. At kung tatanungin ninyo ako kung kanino ko'y sinisisi ang lahat ng ito, kanino pa nga ba kundi sa mga magulang ko mismo. Lalo lang sumama ang loob ko, Popoy. Lalo lang nadagdagan ang mga dahilan para magalit ako sa mundo. Kung pwede ko nga lang sanang takasan ang lahat ng ito at magpakalayo-layo at mabuhay ng mag-isa ay matagal ko nang ginawa. Pero saan naman ako pupunta? Paano ako magsisimula kung nasanay akong nakukuha ang lahat ng gusto ko? Kaya ano pa nga ba ang magagawa ko kundi ang tanggapin at tiisin ang lahat ng mga pagbabagong ito. Ano pa naman itong ulan na ito? Kung bumuhos, akala mo naman wala ng bukas. Saan pa kasi si Mama? Mag-alas 8 na, di pa rin dumarating. Buti sana kung nag-iwan man lang ng pagkain. Hello, Ma? Hello, anak. Ma, nasaan ka na ba? Nang oras na eh. Baka hindi na ako makauwi. Ha? Bakit? Taas kasi ng baha dito eh. Pinag-stay na lang muna kami ng boss namin. Huwag ka mag-alala, safe naman kami dito, ha? May mga supplies at pagkain naman kami. Magagawa pa ba ako? Tinext ko na yung kapitbahay, ha? Napuntahan ka dyan kung sakaling lumala pa yung ulan. Huwag na, hindi na kailangan. Sige na, Ma, bye. Tawagan mo ako agad, ha? Pag naka-emergency dyan. Bambihira naman eh. Nag-brownout pa? Sir! Nadalag ba ng kamalasan magsasabay-sabay? Puisit! Sit! Tao po! Tao po! Sino naman kaya yun? Tao po! Iho, kumuha ka muna ng mga damit mo dyan at doon ka muna magpalipas ng gabi sa amin. Ha? Eh, hindi na po. Kaya ko na po mag-isa dito. Sige na. Nag-text yung nanay mo sa amin at nakiusap na kung pwede, doon ka muna sa amin. Tara na, huwag ka na mahiya. Kaya ko na po talaga. Sige na po, umalis na po kayo. Kaya mo nga. Pero mas magiging maayos yung kalagayan mo kung doon ka muna sa amin. Tignan mo nga, o konting-konti na lang ipapasukin na rin ang tubig tong bahay nyo. Eh, hindi bali sa amin, may second floor naman kaya makakapagpahinga ka ng maayos. Sige po. Halika. Pumasok ka, huwag ka mahihiya. Ano nga ulit pangalan mo, iho? Ay, Joseph po. Hi! Ikaw yung... Siya nga pala si Princess, yung nag-iisang anak ko. Oh, mahal, nandiyan na pala kayo. Halina kayo dito at nang makapaghapunan na. Pagkatapos eh, ihahanda ko na yung tutulugan nyo at nang makapagpahinga na. Maga na pala. Kapabanak at makauwi na. Oh, Joseph, iho, gising ka na pala. Good morning! Saktong-sakto, kakatapos ko lang lutuin tong sopas. Halika't kumain ka muna. Maulan na po ako. Ha? Eh, malakas pa ang ulan ah. Okay na po yan. Ang importante po eh, humupa na yung baha. O sige, ikaw ang bahala. Pero kumain ka muna saglit ng sopas nang mainitan yung sikmura mo. Sige po, salamat po. Alam mo, masarap magluto ng sopas si Mama. excuse me po. Okay lang po bang daling ko tong sopa sa may terrace? Tatambay lang po ako dun saglit. Ayos lang, iho. Pusa. Mukhang gustong-gusto ka niya. Ha? Ba't sumunod ka pa dito? Ito, ipapahiram ko muna sa'yo. Ano to? Libro. Alam ko, pero bakit mo pinapahiram sa akin? Basahin mo yan ha, favorite book ko yan. Maganda yung message ng book na yan. Alam mo, nakakakwentuhan ko minsan yung mama mo. Kaya alam ko yung mga pinagdadaanan mo. Kwento lang yung alam mo, pero yung nararamdaman ko hindi. Siguro nga, pero alam mo, maswerte ka pa nga eh. Maswerte? Sana maswerte doon? Sige nga. Maswerte ka kasi nagagawa mo pa rin lumabas ng bahay at pumunta sa malalayong lugar. Tsaka nakakapag-aral ka pa. Eh kung ganong school naman ang papasukan ko, mas mainam pa yatang wag na lang. Walang aircon, ang panghipangin ng CR. Tapos hapon pagkatapos ng klase kami pa naglilinis. Tapos pag uwian na makikipagsiksikan ka pa sa jeep. Yun ba yung swerte doon, ha? Ako nga hindi na makakapasok sa school eh. Dahil sa sakit ko. Sakit? Meron akong leukemia. Palagi na akong nahihilo at saka nawawalan ng malay. Tapos, maraming treatment akong kailangan pagdaanan. Kaya ayun, huminto muna ako sa pag-aaral.
Pero okay lang yun, no? Kasi kahit naman may sakit ako, maswerte pa rin ako. Nakakakain ako. May bahay akong tinitirhan. May maayos akong damit. Di ako namamalimos sa kalsada. Tinitignan ko na lang yung mga blessing na meron ako sa halip na mag-focus ako sa sakit ko. Kaya sana, ikaw din. Sana matutunan mong tignan yung mga magagandang nangyayari sa'yo. Alam kong hindi madali, pero maging positive ka lang, maniwala ka sa'kin. Sobrang gagaan yung pakiramdam mo. Popoy, sobrang nawiwirduhan ako sa princess na yon. Siya lang yung nakita kong tao na kahit na bumabagyo na ay nagagawa pa rin ngumiti. Na kahit na puro kamalasan ang ikwento ko sa kanya ay palagi siya nakakahanap ng dahilan para magpasalamat. Na kahit nga meron na siyang sakit na pinapasan ay nagagawa pa rin niyang maging masaya. At may isang bagay pang mas nakakamangha sa kanya, Popoy. Hindi ko may paliwanag pero parang nakakahawa yung saya niya. Kahit puro kamalasan ang nangyari sa buong araw mo, kapag ka nakita mo siya ay biglang gagaan ang lahat kahit na wala naman siyang ginagawa. May mga tao ba talagang kagaya niya? Nasanay lang ba ako na tumitingin sa mga pangit at hindi magagandang bagay sa buhay ko, kaya hindi ko napansin na may mga taong kagaya ni Princess? O talagang kakaiba siya? Talaga bang nag-iisa lang si Princess? Ay, nakakapagod. Ano, wala kaming homework ngayon. Makakapagpahinga ako. Oh, anak. Saktong-sakto ang dating mo ah. May dalang merienda sila Tito Tonyo mo sa kasi Tita Linda mo. Good afternoon po. Good afternoon din, Iho. Mabalik tayo doon sa sinabi niyong ipapakiusap niyo. Ano nga ulit yun? Mars, huluwas kasi kami ni Tonyo sa Batangas para asikasuhin yung itatayo naming business doon. Kailangan namin parehong pumunta doon kasi ako yung mag-aayos ng papel. Habang si Tonyo naman, yung titingin sa mga tauhan namin. Ipapakiusap sana namin ha. Kung maaari, pakitignan-tignan naman si Princess. Huwag kang mag-alala, Mars. Kaya naman na ni Princess ang sarili niya. Kailangan lang namin ang titingin-tingin sa kanya habang wala kami. Dibale, dalawang araw lang naman kami dun eh. Ay naku, yun lang ba? Wala namang sige problema. Sige po, walang problema. Joseph anak, yung malatag presinta ka ha? Samantalan dati kung hindi ka pa kakausapin, hindi ka pa magsasalita. Ayos lang naman ma. Mukhang okay naman si Princess eh. Mabait naman siya. Tsaka pinahiram niya ako ng libro. Sige po, pasok na po sa kwarto. Grabe. Ang sweet talaga niya. Seryoso? Parang yun lang, naiiyak ka na? Ano meron dyan sa mga k-drama na yan? Gustong-gusto nyo? Ang ganda kaya! Palibhasa kasi hindi mo pa nasusubukang manood eh. Pero kapag nasubukan mo itong mapanood ng isang beses, sigurado ako maa-addict ka rin dito, no? Yurin, ako? Maa-addict dyan? Paano mo naman nasabi? Kasi nga, sobrang ganda ng mga eksena, lalo na yung twist sa story. Yung tipong magugulat ka na lang kasi hindi mo talaga ina-expect yung ending, ganun. Sus! Tsaka ang gaganda pa ng mga linyahan nila, sobrang nakakakilig. Minsan talaga napapadasal na lang ako na sana ako na lang yung bilang babae. Joseph, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Favor? Pwede ba kitang gawing opa? Ano? Dali na, aayusan lang kita nakagaya ng mga leading man sa Korean novela. Ayoko nga, mukha ko isama dyan sa mga kakornihan mo. Katumaan lang naman. Ayoko. Kamukha mo na sila Lee Min Ho, sila Park Bogum, o kaya si Lee Jong Soo. Tapos paglabas mo ng bahay, pagpupunta ka sa mall, titilian ka ng mga babae. Sige na, try lang natin. Dali, unahin natin sa buhok mo. Akin na sasuklayan ko para dumapa. Ayoko nga! Ayan na! O, di ba? Tingnan mo, bagay sa'yo! Teka lang ha. Uy, teka, anong gagawin mo? I-picture na ba? Uy, bukang mong gawin, uuwi ako. Ay, hindi ko naman i-outlook. Oh, ito na ha. Ayan, ganyan na. Oh, teka, huwag ka muna ngiti. Serious look. 1, 2, 3. Ayan! OMG, Jose, paano ka talaga? Opa, oh, tignan mo! Oh na, sige na. Okay ka na, masaya ka na. Ha? Actually, hindi pa. Ha? Sandali lang ha. Uy, saan ka pupunta? Sandali lang ha. May jacket ako dito na pang Korean eh. Ay, po, Diyos ko naman. Ano naman bang naisip itong babaeng to? Woo! Nakita ko na! O, suot mo, dali! Ano? Ay, wait. Mamaya na. Makeup-an muna. Makeup? Anong makeup? Bakit? Haligyan lang kita ng eyeliner.
Pasisingkitin natin yung mata mo para mas lalo ka talagang maging Korean. Dali na! Alam mo, Princess, tama na. Di na nakakatuwa eh. Basta lang to, promise. Ayoko na nga! Okay, no, please. Okay, fine. Yay! Wait lang ha, pigit ka. Ito na, nakapigit na. Okay, ito na ha, huwag kang malikot. Yan! Okay na. Saan mo itong jacket? Kailangan pa talaga may ganyan. Oo naman, no. Dali na kasi. Ayan! Bagay na bagay talaga sa'yo. Wait, pipicture na ulit kita. 1, 2, 3! One more! Isa pa last. OMG! Opa-opa ka talaga, Yosef. Tingnan mo, oh. Diba? Hoy! Yosef, hindi ka naman nakatingin sa picture eh. Dito ka tumingin sa cellphone ko, huwag sa akin. Ha? Hindi ako nakatingin sa'yo ah. Noo na, hindi na. Basta tignan mo to. Diba, Pogi? Popoy, hindi ako nagkamali. Weirdo nga pala talaga itong si Princess. Ang dami niya mga kakornihan na nalalaman. Mga bagay na hindi ko pangkaraniwang nakikita. Mga bagay na hindi ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. Kung sa bagay, hindi nga naman pala siya pangkaraniwan. Dahil kakaiba si Princess sa lahat ng taong nakilala ko, Popoy. Siya lang yung natatanging tao na nagawa akong piliting gawin yung mga bagay na kahit kailan ay hindi ko pa nasusubukan. Natuto akong tumanggap ng mga magagandang pagbabago sa buhay ko nang dahil sa kanya. At hindi ko nga namamalayan na parang lumalaki na ang mundong ginagalawan ko, Popoy. Kung dati-dati ay wala akong ginawa kundi ang magmukmok sa loob ng kwarto, ngayon ay natuto na akong ituon ang oras ko sa mga mas makabuluhang bagay. Natuto akong iiwas ang atensyon ko sa mga masamang nangyayari sa buhay ko. Bakit ba hindi ko siya nakilala noon pa? Popoy, bakit ba hindi siya dumating sa buhay ko nang mas maaga? Bakit kaya ngayon lang siya dumating? Hashtag Dear M.O.R. Miserable. Popoy, nagtuloy-tuloy ang pagkakaibigan namin ni Princess at nagtuloy-tuloy din ang magagandang pagbabago sa buhay ko. Unti-unti na akong nasanay ng umiti at maging masayahin. Marunong na akong tumawa. Marunong na rin akong magbiro. At habang tumatagal ay mas lalo kong na-enjoy nakasama si Princess. Palagi niya kasing pinapagaanan loob ko. Parang hindi siya nauubusan ng dahilan para maging masaya. Yung totoong masaya. Yung saya na nanggagaling talaga sa puso at lumalabas at nakikita sa mga mata. At sa tuwing tinitingnan ko siya, ay parang may kakaibang saya rin akong nararamdaman, Popoy. Hindi ko maipaliwanag, basta ang alam ko lang ay masaya ako kapag nandyan si Princess. Gusto kong palagi ko siyang kasama. Gusto kong palagi ko siyang nakikita. Ano, Yosef? Nakakuha ka na ba ng taxi? Hindi pa nga eh. Pero basta, tapot ka lang dyan. Ako lang bahala. Yosef, sorry ha. Naman kasi akalain na susutunin ako ng hero ko eh. Try natin na-enjoy yung event. Ayos lang yun, ano ka ba? Hindi naman ako pumunta dito para mag-enjoy. Sinamahan lang talaga kita, no? Ikaw naman kasi eh. Bakit kasi nagpumilit ka pa na pumunta dito sa meet and greet ni Lee Minho? Eh, alam mo namang dudumugin to. Kaya kasi numpong ng hilo mo eh. Sana, nag-stay na lang tayo tapos minikapan mo na lang ulit ako, di ba? Pero Yosef, may sasabihin ako. Ano yun? Alam mo, fan na fan ako ng mga k-drama. Pero okay lang naman sa akin kahit hindi ko makita ng personal si Lee Minho. Bakit? Kasi kamukha ko na si Lee Minho. Hindi, hindi. Si Mama lang naman kasi may gusto na pumunta ako dito. Aha? Si Mama mo? Oo. Nag-birthday kasi siya bukas. Sabi niya sa akin, ang wish niya makita niya ako lumabas minsan at maging masaya. Kasi baka pag nagsimula na ulit yung mga susunod na treatment ko eh, hindi ko na magawang lumabas. Kaya thank you, Yosef, ha? Kasi sinamahan mo. Wala yun. Ay, speaking of birthday, buti na lang hindi pa tayo nakakasakay ng taxi. Yosef, daan muna tayo sa gift shop. Bili lang ako ng regalo para kay Mama. Sige ba? Yosef, thank you ulit sa pagsama sa akin, ha? Alam mo, kanina ka mag-thank you ng thank you eh. Wala ka naman, basta ikaw. Gusto mo bang pumasok muna sa loob? Pag-merienda muna tayo. Oh,
sige. Nandito na po kami. Oh, ba't ang aga nyo yatang umuwi? Kamusta ang lakad nyo? Naku, hindi na po namin hinintay matapos yung programa. Ang dami pong tao eh. Tsaka si Limin ho lang naman po yun. Mas pogi pa rin po tong opa na kasama ko. Ma, para sa inyo po pala. Oh, para sa naman to? Happy birthday po. Kaming dalawa po ni Joseph yung pumili ng regalo na yan. Happy birthday po, tita. Ikaw talagang bata ka. Ayaw mo talagang maunahan ka sa pagbati sa akin. Bukas pa ang birthday ko, pero ngayon pa lang nireregaluhan mo na ako. Siyempre naman, Ma. Baka mamaya maunahan pa ako ni Papa eh. Mahirap na. Halika nga dito. Payakap nga. Ay, ano ba yan? Nakakahiya. Nakita tuloy ni Joseph yung kadramahan nating mag-ina. Okay lang po yan, tita. Nakakatuwa nga po kayo eh. Mauna na rin po pala ako. Ikaw na ba magme-merienda? Hindi na po. Babawi na lang po ako ng tsubog bukas sa handa nyo. Alam na. Sige, ikaw ang bahala ha. Salamat sa pagsama mo kay Princess. Natupad nyo na yung birthday wish ko na makalabas man lang ng bahay itong anak ko at makapag-enjoy. Wala po yun. Sige po, mauna na po ako. Happy birthday po ulit. Salamat. Oh, anak, tapos na yung event na binuntahan ninyo na Princess? Aga naman yata. Nauna na po kaming umuwi, Ma. Ganun ba? Ay, di sige. Magpahinga ka na muna saglit at maya-maya. Tulungan mo na ako dito sa paghihiwa ng mga... Anak, may problema ka ba? Bakit bigla mo ako niyakap? Oh. Tinatanong ko kung may problema ka ba at niyakap mo ako na mahigpit. Eh, hindi ka naman dating ganyan. Wala, Ma. Ano lang, hindi ba pwedeng yumakap minsan? Sige na, Ma. Pumunaw sa kwarto. Hindi ko rin alam kung anong anghel ang dumapo sa akin at nagawa ko yon, Popoy. Mula pagkabata ay iyon na siguro ang pinakaunang pagkakataon na naalala kong niyakap ko si Mama. Ang hirap ipaliwanag pero ang sarap pala sa pakiramdam. Nang mga sandaling iyon ay na-realize ko na sa kabila ng lahat ng sama ng loob ko sa mundo, ay mayroon pala akong kayang gawin para gumaan ang bigat na dinadala ko. Popoy, sa paglipas ng panahon nakasama ko si Princess ay mas lalo kong natutuklasan na may magagandang bagay rin pala sa mundo. Na maganda naman pala talaga ang buhay. At mas lalo lang itong gumaganda kapag kasama ko si Princess. Iba ang saya ko kapag nakikita ko ang mga ngiti niya na umuukit sa mapapayat niyang pisngi. Sa mga mata niya na parang unti-unting lumalalim. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pangangatawan ni Princess Popoy. At ganun na rin sa pakikitungo niya sa akin. Parang may kakaiba sa kanya. Parang nagbabago na siya. Sarap. Oh, anak. Pataga mo naman yata nagising. May lakad ka ba? Wala, Ma. Pupunta lang po ako dyan kina Princess. Susoli ko lang itong libro na pinahiram niya sa akin. Tsaka, baka manghiram na rin ng bago. Okay. Anak. Po? May itatanong sana ako eh. Pero huwag kang magagalit, ha? Ano po yun, Ma? Ano na bang meron sa inyo ni Princess? Nililigawan mo na ba siya? Ha? Di ba? Oh, bakit hindi mo paligawan? Ayaw mo ba sa kanya? Gusto. Ibig ko sabihin, okay naman siya. Baka naman ganyan ang mga tanungan niyo. Kasi anak, napansin ko lang ha, maganda na idudulot sa'yo ni Princess. Mula nung naging malapit kayo sa isa't isa ay natuto ka ng umiti. Marunong ka ng makapagbiruan. Samantalang dati, parang araw-araw ka na lang ninanakawan. Para kang pinagsakluban palagi na langit at lupa. Nagkataon lang siguro, Ma. Sige po, mauna na ako. Tapo! Tapo! Oh, Joseph, saktong-sakto yung dating mo. Pupunta kasi ako ng palengke. Samahan mo muna si Princess, ha? Sige po. Nasaan po ba siya? Baba na rin yun. Hintayin mo na lang dito. Sige po. O siya, mauna na ako, ha? Sige po. Ingat po! Anong ginagawa mo dito? Isusoli ko lang itong libro. Tapos ko na siyang basahin eh. Thank you nga pala. Sige, yun lang ba? Sige na, Joseph. Magpapahinga pa ako eh. Princess, teka nga. Parang may kakaiba sa'yo eh. May problema ka ba? Wala, masama lang yung pakiramdam ko. Kaya sige na, Joseph. Uwi ka na para makapagpahinga na ako. Princess, iniiwasan mo ba ako? Hindi. Mukha ba, ba't naman kita iiwasan? Talaga? Hindi. Bakit hindi mo na ako kinakausap? Sa tuwing pumupunta ako dito sa inyo, hindi mo na ako pinapansin. Lagi ka nalang nakasimangot. Hindi ka naman dating ganyan na. Yan ba yung wala problem? Wala nga kasi! Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako naniniwalang wala. Bigla ka nalang naging masungit, tapos sasabihin mo wala kang problema? Ano yan, trip mo lang? Gusto mo lang ba? Malapit na akong mamatay, Joseph! Ano?
Hindi mo ba napapansin? Ang laki na ng pagbabago sa katawan ko. Sobrang nanghihina na ako. Hindi na ako kasing lakas ng dati. Unti-unti nang bumibigay ang katawan ko, Joseph. At kapag nagpatuloy ito, baka bukas makalawawala na ako. Ano bang sinasabi mo? Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang aksayahin yung oras mo sa'kin. Lumabas ka, makipagkaibigan ka sa iba. Ayoko maging pabigat sa'yo. Uy, anong pabigat? Hindi ka naman pabigat sa'kin ah. Anong hindi? Tingnan mo nga oh. Sa'kin na lang umiikot yung mundo mo. Yung mundo nyo. Ni mama, ni papa, lahat kayo. Ano naman ngayon? Ganun ka kahalaga sa amin eh. Alam mo yung ganun ka namin kamahal. Joseph, hindi mo ba nagigets yung point ko? Hindi nyo na-enjoy yung buhay nyo dahil sa akin, lalo ka na. Hindi naman kita kaano-ano eh. Pero inaaksaya mo yung oras mo sa akin. Joseph, mababaliwala rin lahat ng pagod mo. Kasi sa dulo mo, wala din ako sa inyo. Mamamatay din ako. Kaya ano? Magpapalunod ka na lang dyan sa kalagayan mo? Hayaan mo lamunin ka ng lungkot? Ganon, Princess? Akala ko ba dapat matuto tayo maging positibo kahit anong mangyari? Ikaw yung nagturo sa akin nun, di ba? Nasaan na? Nagkakaganyan ka! Princess, di mo ba alam? Ikaw yung tumulong sa akin para mabago yung pananaw ko sa mundo. Dahil sa'yo, natuto akong ngumiti ulit. Natuto akong tumawa. Natuto akong maging masaya. Kaya please, huwag ka naman maging ganyan, oh. Tulungan mo yung sarili mo. Magtulungan tayo. Sorry, Joseph. Sorry. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko, eh. Halika nga dito. Huwag ka na mag-alala. Gagaling ka pa, okay? Pauli ang lahat. Nandito lang kami. Hindi ka namin iniwan. At habang nagpapagaling ka, huwag ka mag-alala. Promise, gagawa tayo na mas marami pang masasayang alaala. Joseph? Kakainis ka. Kanina ka pa dyan? Oo. Hindi, kanina mo pala ako tinitignan. Kanina pa kita binabantayan. Ang ganda naman ng ngiti mo. Sana lagi kang ganyan. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ngumiti ulit eh. Kaya dapat ikaw din. Kahit anong mangyari, positibo ka lang. Masaya lang. Diba, sabi mo, kapag may pinagdadaanan, mas gumagaan yun kapag positibo ka lang. Alam mo, Joseph, masaya ako nang laki na ng pinagbago mo mula nung una kitang makilala. Naalala mo ba nang unang beses akong nag-hi sa'yo? Pinagsaraduhan mo lang ako ng pinto. Joseph, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Sige, ano yun? Pwede ka bang mag-promise sa akin? Promise? Na ano? I-promise mo sa akin na kapag wala na ako, hindi ka na babalik sa dating ikaw, ha? Ano naman eh. Gagaling ka pa nga, di ba? Tutulungan kita. Tutulungan ka namin. Please, Joseph. Mag-promise ka sa akin. Okay, promise. Hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako magiging bugnutin ulit. At saka i-promise mo rin sa akin na kapag wala na ako, makikipagkaibigan ka pa rin sa iba, ha? Makikipagkilala ka sa iba. Depende. Depende saan? Depende kung may makikilala pa ako kagaya mo. Yung masayahin, yung palagi nakangiti kahit anong mangyari, di ba? Yung positibo tingin sa buhay, meron pa bang ganon? Ano ka ba, nag-iisa lang to, no? Sa ganda ko pa lang, wala nang makakapantay. Pero seryoso, Joseph, subukan mo pa rin makipagkilala sa iba, ha? Opo, promise. Pero ikaw, ha? Pagaling ka lang dyan, ha? Palakas ka. Tapos pag malakas na malakas ka na, make-upan mo ulit ako na parang opa. Diba? Popoy, punong-puno kami ng pag-asa ni Princess. Magkasama naming hinarap ang pagsubok sa buhay niya. Lumaban kami ng magkahawak kamay. Kung papaanong hindi niya ako tinalikuran noong ako ang nasa miserableng kalagayan, ay siya ring hindi ko pagtalikod sa kanya ngayon. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay niya sa abot na makakaya ko. Pero sa bandang dulo, ay bumitaw rin siya.
Napagod rin siya sa pagkapit. Iniwan niya rin kami, Popoy. Ilang buwan pa ang itinagal ni Princess bago siya tuluyang nagpaalam sa amin. Sobrang sakit ng pagkawala niya. Yung sakit na hindi maiibsa ng kahit na anong bagay sa mundo. Yung sakit na tumatagos, yung nanunuot sa puso. Sa pagkawala ni Princess, ay gumuho rin ang mundo ko. Nawalan ako ng dahilan para maging masaya. Nakalimutan ko na uling ngumiti. Nakalimutan ko ng tumawa. Bakit kung kailan halos ayos na ang lahat? Kung kailan unti-unti nang lumiliwanag ang mundo ko? Ay saka pa kukunin ang taong nagsilbing ilaw ko. Joseph! Joseph, anak! Kumain ka muna! Nagdalhan na kita ng pagkain mo, ha? Kung ayaw mong lumabas. Kulit-kulit naman, oh! Ay, salamat, Tamar. Naisipan mo nang buksan ng pinto. Yung kulit-kulit nyo kasi. Sinabi ko nang ayaw ko munang kumain. Ba, eh, kailan ka naman kakain? Dalawang araw ka na hindi lumalabas sa kwarto mo. Ano mong gusto mo mangyari? Mamatay ka na lang dito sa gutom. Ewan ko, ma! O siguro nga mas mainap ako, mamatay na lang ako, eh. Maghinay-hinay ka nga sa sinasabi mo, Joseph. Akala mo ba matutuwa si Princess sa pinaggagawa mo sa sarili mo, ha? Akala mo ba yan ang gusto niya mangyari sa'yo? Ay, naku. Mahirap-hirap naman kasi. Alam niya naman si Princess lang yung nakakapagpabago sa akin, di ba? Siya lang yung nakakapagpasaya sa akin, tapos nawala pa siya. Anak, alam kong mahirap. Pero kailangan mo rin naman tulungan sa sarili mo. Ano sinabi sa'yo ni Princess? Ba, nakiusap siya sa'yo na pagka nang babalik sa dati, doon ka humugot ng inspirasyon, anak. Huwag mong hayaan na masayang lahat ng nagawa ni Princess para sa'yo. Gaya nga na sinabi niya, hindi ba? Maging positibo ka lang. Darating yung araw, unti-unti rin mawawala yung sakit na yan. At kapag magaling ka na, subukan mo ulit makipagkaibigan sa iba. Subukan mo kumilala ng iba. Ma, parang napaka-imposible naman eh. Ang dami ko na nakilala bago pa dumating si Princess. Pero siya lang yung nakapagpabago sa akin nung ganun. Ma, nag-iisa lang si Princess. Hindi na ako makakakilala ng gaya niya. Anak, alam ko naman yun. Oo, wala makakapantay sa nagawa ni Princess sa'yo. Pero kung bubuksan mo lang ang pintuan mo para sa ibang tao, malalaman mong marami pang bagay na dapat ipagpasalamat na marami pang dahilan para ngumiti ka ulit. Ma, kakayanin ko ba? Makakangiti ba ako ulit kahit wala na si Princess? Oo naman, anak. Nandito naman ako eh. Tutulungan kita, ha? Sa ngayon, ang gawin mo muna, lumabas ka ng kwarto mo at kumain, ha? Pumasok ka ulit sa eskwelahan. Graduating ka pa naman. Parang ang hirap naman kasi, May. Sa ngayon lang yan. Pero unti-unti, makakabangon ka rin. Kaya halika na. Umayo ka na dyan at doon na tayo kumain sa kusina. Bukas, sasamahan kita magsimba at sa Lunes, papasok ka na. Joseph! Anak! Tapos ka na ba magbihes? Lumabas ka na dyan at nang makakain na tayo, malilate ka na sa klase mo. Opo, Ma! Palabas na rin po! Oh, bakit hindi ka naka-uniforme? Pwede na po kami hindi mag-uniform, ha? Practice na lang po ngayon ng mga gagraduate, saka ako kumpletuhin na lang po namin yung mga natitira naming requirements. Ah, ganun ba? Ma? Oh. Ngayon nga pala, kakausapin yung mga magulang ng graduating students. Nasabi ko naman po yun sa inyo, di ba? Ah, oo, anak. Kaso hindi ako makakapunta kasi may client visit kami. Ako naka-assign para asikasuhin yung mga bisitang darating, eh. Kaya si Papa mo na lang ang pinapunta ko, ha? Po? Si Papa? Oh, bakit parang ayaw mo? Nagkakausap na po ulit kayo ni Papa? Oo naman. Magdadalawang buwan na rin siguro. Ba't din yung sinabi sa akin? Ay, naku. Mahabang kwento, anak. Kumain ka na lang muna at pumasok, ha? Saka na natin pag-usapan yan. Oh, okay. Pa, salamat po ulit, ha? Pumunta kayo dito. Walang anuman yon, anak. Sinabi ko naman na kasi sa'yo, eh. Kapag may kailangan kayo, sabihan nyo lang ako. Ikaw lang naman kasi itong mailap sa akin, eh. Basta, salamat po ulit. Ikaw bata ka. Hindi ka pa nagpapasalamat, ha? Namang meron at natuto ka na magpasalamat, ha? Samantalang dati, kahit anong gawin namin ng mama mo, lagi pa rin magkasalubong yung kilay mo. Yun ang alam pong pansinin yun, pa. alam mo, kahit na hindi mo aminin sa akin, naikwento na sa akin lahat ng mama mo. Ay,
Si Mama talaga, oh, lagi na lang mas excited na magkwento kasi sa akin. Pa? Ano yan? Nagkabalikan na po ba kayo ni Mama? Ha? Bakit mo naman natatanong yan? Bakit nga ba? Alam ko naman malabo mangyari yun. Hindi anak, hindi pa. Ay, hindi pa? Ibig niyo pong sabihin... Oh, huwag ka muna ma-excite. Hindi pa namin ang pag-usapan ng mama mong tungkol dyan. Basta sa ngayon, anggap na namin na pareho kaming may mali, kaya nauwi sa ganun yung pagsasama namin. Sa ngayon, hanggang doon na lang muna siguro. Kung lolobi ng Diyos at magkakabalikan kami, pwede ayos, di ba? Sa bagay, tama po kayo. Nakapasensya ka na. Dahil sa amin ang mama mo, kaya ka lumaking may galit sa mundo. Kinailangan mo patuloy hanapin sa ibang tao yung saya na hindi namin na ibibigay sa'yo. Ayos na po yun pa. Ang mahalaga naman po, natuto tayong lahat. Basta pa, pag nagkabalikan ulit kayo ni Mama, ako na magiging pinakamasayang tao sa mundo. Promise. Ito mo talagang magkabalikan kami ng mama mo, no? Ay, siyempre naman po. Di dapat tulungan mo akong magpalakas ulit sa kanya. Ay, diba? Sige po. Gusto niya tulungan ko ulit kayong ligawan siya, eh. Popoy, sa ngayon ay sinusubukan ko pa rin makalimot sa sakit na dulot ng pagkawala ni Princess. Oo, mahirap. Pero sigurado ako na darating yung araw na mawawala na ang lahat ng kirot. Gaya nga ng palaging sinasabi ni Princess sa akin, kahit ano ang pinagdaraanan mo, kung susubukan mong maging positibo, ay gagaan ang lahat. Maaring hindi tuluyang malutas ang problema, pero at least nabawasan yung bigat na dinadala mo. Sa ngayon ay masaya ako na nagkakausap na muli ang mga magulang ko, Popoy. Hindi pa man sila tuluyang nagkakabalikan ay ayos na rin para sa akin. Masaya na ako na nagawa na nilang patawarin ang isa't isa. At alam niyo ba kung ano ang isa pang ikinasasaya ko? Natupad ko na yung unang pangako ko kay Princess na hindi na ako babalik pa sa dating ako. Hindi ko na ulit hinayaan pa na lamunin ako ng galit sa mundo. Hindi ko sinayang ang mga pagbabagong dinala ni Princess sa buhay ko. Isa na lang ang hindi ko pa natutupad. At yun ay ang makipagkaibigang muli at kumilala ng iba. Ang hirap kasi makahanap ng kagaya ni Princess, Popoy. Nag-iisa lang siya. Sinusubukan ko pa rin namang lumabas-labas at makasalamuha sa ibang tao at naniniwala ko na balang araw ay muling lalawak ang mundo ko. Maraming tao pa akong makikilala pero sa ngayon ay wala munang papalit sa naging pwesto ni Princess sa buhay ko. Hanggang dito na lamang, Popoy, at maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko na sigurado akong may magandang aral na maidudulot sa marami ninyong tagapakinig. Nagmamahal, Yosef. Hashtag Dear M.O.R. Miserable. At miserable na nga po ang oras na inabot na rin natin para dito sa Dear M.O.R. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programa today, ha? At malinaw naman talaga ang mga aral na iniwan sa atin ng kwentong ito ni Yosef. Diba, mga aral kung paano bang turuan ang sarili natin na maging masaya sa maliit man o malalaking bagay na mga natatanggap natin, ano? At yung pagkatutunga na tayo naman ay makontento rin. Ayan, at syempre, tinuruan din tayo ng kwentong ito na huwag magalit sa mundo. Iisa lamang ito at huwag po nating sayangin ang maikling panahon na tayo ay dadaan sa mundong ibabaw na ito. Ano? Ayan, at ganun na rin syempre na ang mga tao talaga ay pwedeng maging magkakahawig, pwedeng maging magkakamukha. Okay, pero talagang ang mga tao kahit pakambal yan, kahit pa triplets yan, kahit hindi mo makita ang pagkakaiba ay natatangi pa rin sa isa't isa. Okay, ang ibig sabihin ay meron talaga mga special na mga tao.
okay, na magpapabago sa ating buhay. Di ba, makakita tayo ng halos katulad nila pero walang papalit sa lugar nila sa ating mga puso. Ayan, katulad nga nitong si Joseph at doon sa mga pagbabago na naibigay sa kanya ng kanyang kaibigan na si Princess. Ganun man kaikli ang ipinag-stay ni Princess, ano, she was able to do a great job of transforming Joseph. Lalo na nga yung pag-uugali ni Joseph na wala, lahat na lang ay masama. Hindi na siya marunong maging masaya, hindi na rin siya marunong tuloy magpasaya. Ayan, pero sa maikling panahon na inilagi ni Princess dito sa mundong ibabaw, naturuan niya si Joseph na maging worthwhile ang kanyang pagstay din syempre dito sa mundo, 'di ba? Nagkaroon ng kahulugan. Ayan, at syempre, abay, naalala ko rin naman ang aking partner ng dahil sa storyang ito, no, na si baby girl Jasmine. Nakasama niyo nga po ang inyong lingkod, ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Goa Popoy. #DearMOR Miserable.